So eto, maiba lang tayo ng konti ha, Karen. Kasi the last time you were here, medyo nabitin tayo din sa kwentuhan natin tungkol sa mga anaksi mo, di ba? So ngayon ba, paano ba yung relationship mo kay Lucas at saka kay Olivia? Kamusta na kayo? Sobrang hirap. Sobrang nahihirapan ako. Mahirap? Bakit? Saan paraan? Kasi pareho silang mga babies pa. Tapos hindi, syempre... Ilang years ang gap? Parang one lang po. 3 years old si Olivia at 1 po si Lucas. Buti nga po nandiyan din si Sarky na parang... Doon ka muna sa tatay mo kasi yung isa umiiyak. Yun lang po yung part na mahirap na parang... Paano ko hatiin yung katawan ko para kasi sa kanila? Gusto nila pareho gusto yung attention, attention ni mami. Eh lalo po yung panganay ko ngayon na sobrang nagselos na siya. Oo, may selos na. Marunong na siyang magselos. Marunong na siyang bebo turn. Ay, bebo kasi palayaw niya. Bebo turn. Nga ganun na siya. Nakakaano so, lang. So bebo yung palayaw niya. Pag sinabi niyang bebo turn, apa, dapat sa kanya na. Cute. Tapos, hindi ko lang ma-explain sa kanya ng maayos na, anak, huwag ka rin magsiselos. Kasi dati, kuya, binala namin yung pangalawa ko ng maliit na sasakyanan. Hindi ko ma-explain sa kanya na, anak, nagkaroon ka din niya, sinira mo lang, di ba? Parang, kumbaga, wala eh, bata. Girl siya. Girl siya. Pero, boy itong isa mo. So, parang magkaiba sila supposedly ng toys, di ba? Opo. Pero kasi bata, ang tingin nila, isa lang naman ang toys, hindi naman yun. Tsaka inaagaw niya rin talaga minsan. Pagka, talaga? Isang taon na agwat, medyo malapit nga yun. Oo, malapit yung 1 year. Pero okay lang yun. I think, papakita mo sa kanya na ate siya. Opo. Ate siya, take care of Lucas, ganun-ganun. Utusan mo siya para magkaroon siya ng parang responsibility na, ay, ate ako, okay, dapat di ako nag-aalala sa attention. Wow, baby pa, ganun. Hindi totoo po yan. Nagagets naman na po niya yun. Sabi, bebo, take care of Lucas, ha. Gaganunin ko siya. Tapos makikita mo silang dalawa. Pag hindi ako nakatingin, bati sila. Pagka po nakatingin ako, talagang doon sila nag-aaway. Pero ang sarap-sarap na lang panoorin na pagka silang dalawa lang na mahal na mahal nila yung isa't isa. Alam mo yung parang... Kasi nga pag nandiyan ka na, yung attention mo na ang pinag-aawayan. Yun nga po. Pero yun nga po, sobrang galing lang din po talaga ni Olivia na naiintindihan niya na ate na siya. Ganyan. Pero talagang kitang-kita ko talaga sa'yo, Karen, na very proud and loud ka talaga na to say na mahal mo ang anak mo. And talagang kami dito sa Magandang Buhay, very proud kami sa'yo na talagang napagtagumpayan mo yung mga dumaan ka sa mga pagsubok kagaya nga. Kasi ngayong panahon na to, di ba, yung marami tayong nalalaman na talagang nalalaman natin may mga baby na, may baby na. So ikaw, ano ang naramdaman mo, Karen, nung nilabas mo na sa outside world? PBB? Ang saya, ate, mas lalo nung first time po na nag-guest ako dito tapos may mga napanood ko siya. Sabi ko, and thank you namin mo sa amin dito. Sa ay, opo naman po. Yes, tapos. Talagang sobrang, sabi ko, hala, iba yung feeling, iba yung fulfillment, iba yung, alam mo yung parang happiness talaga na parang, bahala kayo sa buhay ninyo kung sasabihin ninyo, basta ako masaya ako.